Ayan, inumpisan ko yung aking umaga. Kukuha na ako ng gasa. Ini-prepare ko yung mga gamit ni Lolo para mahugasan ko na siya, malinisan ko na yung kanyang mukha. Kukuha ko ng tubig, tapos lalagyan ko yan ng konting mouthwash, patak lang, para malinis yung fresh yung tubig na gagamitin niya. So, ipapaupo ko na dito sa higaan si Lolo, tapos lalagyan ko siya ng towel. Yung towel na yan para hindi tumulo yung excess na tubig doon sa kanyang liig, para hindi mabasa yung kanyang liig. So, ginamitan ko siya ng gasa. Wala kaming stick, yung stick na dental stick. Doon ko ipinupulupot yung gasa para panglinis nung kanyang ngipin, yung kanyang gilagid, saka yung kanyang dila. So, ngayon, yung gasa inilagay ko lang sa daliri ko, pero naka-gloves naman ako. Ayan, left, right, punas doon sa kanyang gilagid, sa dila, sa ngipin niya. Ayan, press na si Lolo niyan. Tapos yung kanyang mata, pupunasan din. Yung kanyang pisngi. Ang ginagamit ko sa mata niya, bulak. Bulak ang panglinis ko sa mata niya. Sa pisngi niya, yung gasa ulit na binabad ko na yun sa tubig, inugasan ko ng tubig, tapos piniga. Ayan, siya yung pamunas ko sa mukha niya. Pwede rin yung ano guys ha, pwede rin yung basang ano, pampunas sa puwet, yung tawag doon. Basta yun. Baby wipe, ayan, baby wipe. Pwede rin yun, basta ugasan nyo lang, banlawan nyo lang din yun. Tapos bigayin ninyo. Yun, pwede rin yung pamuna sa kanyang pisngi. Ayan. Nung nakakaupo pa si Lolo, walang problema sa akin eh. Pwede ko siyang ipaupo sa wheelchair at dinadala ko sa doon sa may CR. Doon po binabanlawan yung mukha niya. Nakakapagmumug pa yan nung araw. Yan, nire-ready ko lang yung kanyang pangmumug. Lalagay ko sa baso. Tapos meron akong planggana. Meron akong towel, lalagay sa leeg niya. Kakapagmumog pa yan. Tapos napapayuko ko pa yan noon. May hilamusan ko pa. Ayan. Pero ngayon, bed-done na siya eh. Bed-wash na siya. Ayan, sumalinis na si Lolo. Kailangan pogi si Lolo. Susuklayin mo yan. Ayan. Ganyan, mahalin natin yung ating alaga guys. Sila yung pinaka-ano natin dito. Visa dito sa Israel. Habang nandyan sila, dyan tayo kumukuha rin ng ano, ng panggastos ng ating mga anak ng pamilya natin sa Pilipinas. So pagkatapos kong linisin yung kanyang mukha, ready na si Lolo. Mamasahiin ko naman yung kanyang katawan. Yan. Pagkatapos kong linisin yung kanyang mukha, pinapalitan ko na yan ng diaper. Tatanggalan ko ng diaper, lilinisin din yung kanyang ano, yung kanyang baba. Ayan. Then, pagkatapos niyan, mamasahin na si Lolo bago siya ibangon. Ayan, kung ano yung ginagawa ko sa kanan, ganun din gagawin ko sa kaliwa. Kaliwang bahagi ng katawan niya. So, bend, ganyan lang. Kasi, magdamag siyang nakahiga, hindi gumagalaw yung katawan niya. Kailangan niyang may stretch yung mga yan, yung mga konting muscles niya, kailangan gumalaw-galaw din. Sa tulong natin, siyempre caregiver tayo eh. Sa tulong natin bilang caregiver, tayo yung pinaka bahagi ng katawan niya na magagalaw sa kanyang katawan. Yan. Bend. Yan. Nung dumating ako dito, meron siyang bokol dyan sa dalawang binti niya. Pero sa ngayon, natanggal ko na dahil na-exercise ko palagi at namamasahe ko palagi yung kanyang binti. Tuwang-tuwa rin yung asawa niya, si Madam. Yan.
Saka nauunat na niya yung kanyang binte. Kasi nung dumating ako dito, naka-fold yan. Parang naka-tiklok yung kanyang binte kahit nakahiga siya. Parang 45 degree yung fold ng binte niya. Pero ngayon, ayan, maganda na yung kanyang performance. Naka-diretso na yung kanyang binte. Ganyan lang masahe niya. Sa kamay, taas, baba. Ganon din sa kabila. Taas, baba, ikot, ikot. Ganon. Tapos yung mga daliri niya. Mga daliri niya, inuunat ko yan dahan-dahan. Ayan. Pinupunasan ko rin yung daliri niya kasi lagi nakasarado yung daliri niya. Eh, nakakaroon ng amoy. Kailangan din niyang linisan araw-araw yung daliri niya. Yung likod niya, importante yan. Lagi mong masahihin yan. Pag naging caregiver kayo, ayan, alagaan niyo yung matanda niyo. Kasi mahalin natin, parang magulang natin yan. Ayan, kailangan nating masahihin yung likod. Kasi pag napabayaan mo yan, ikaw rin mahihirapan bilang caregiver. Makakaroon siya ng sugat sa likod. Makakaroon siya ng bedsore. Pag nakahiga nga yan si Lolo tuwing alas 3 oras, 2 oras, itatagilid ko yan. Kaliwa, kanan, ganun. Kada 2 oras. So, ready na yung almusal ni Lolo. Kanina, bago ako mag-umpisa, niready ko na yung gamot niya. Dinudurog ko yung kanyang gamot. Ilalagay ko sa, ipofold ko yung band paper. Tapos yung 6 na pirasong gamot niya sa umaga, dudurugin ko doon. May pandurog ako. Yung pagkain niya, ang pinapakain ko kay Lolo, Quaker Oats, sa umaga. Sa tanghali, pinagluluto ko siya ng sabaw, yung patatas, tapos isang hiwa na dibdib ng manok, kapiraso lang yung manipis, pinakakarni niya. Tapos may carrots, hiwa-hiwa, maliliit ang hiwa nun. Tapos papakuluan, lalagay ng celery, saka yung pang flavor, asin, saka yung paminta. Hindi ko na nilalagay na paminta, flavoring lang. Iyan. Tapos sa hapon, ganun din, ang pagkain niya, minsan sabaw. Sabaw kasi ang tawag nila dito yung katulad ng niluto ko sa tanghali. Sabaw. Basta sinabawan ang tawag nila. Tapos sa hapon, madalas Quaker Oats. Ang lahat ng pagkain ni Lolo ay biniblender ko na. Hindi na niya kayang kumain. Ayan si Madam. Kinichik niya yung asawa niya. Hindi na niya kayang kumain ng yung hindi na blender. Sabi ko sa asawa nga niya eh, wala tayong magagawa kundi i-blender yung mga pagkain niya kasi hindi na niya kayang ngumuya. Hindi na niya kayang lumunok. Yan. Tinatambay kasi niya yung kanyang pagkain sa dito sa kanyang dila tapos hindi niya lulunokin. Kaya sinadjust ko dun sa asawa niya kung papayag siyang i-blender yung mga pagkain. So ayun, sabi niya, okay. Ayun, malasot, sabi niya. Sabi ko, oo, wala tayong magagawa. Ayun, malasot. Kailangan i-blender para makakain siya. So dahil hindi siya nakakain ng nakaupo, kung napapansin ninyo, yung kanyang higaan ay parang, yung kanyang upuan ay parang higaan, naka-bend, naka-incline. Ayan. Para pagkalagay ko ng kanyang pagkain sa kanyang dila, dahan-dahang gagapang doon sa kanyang lalamunan. So, inaantay ko na magkaroon siya ng conscious na maalala niya. Kasi nakakalimutan niyang kumakain siya. Nakatulala siya. Hindi niya nginungoy. Hindi niya nilulunok yung pagkain niya. So, dahan-dahan, tiyaga. Kailangan mo ng mahabang pasensya. Yun ang dapat na mayroon kayo kung caregiver kayo.
pasensya. Yun. Mahabang pasensya ang kailangan natin. Pagkatapos kong pakainin si Lolo, pinapaupo ko na yan para yung burp, makapag-burp siya, makapag-dighay siya. Guminhawa naman yung kanyang pakiramdam. Pagka hindi niya kayang dumighay, tinatapik ko yung kanyang likod para makadighay siya. Yan. Maganda na tindig ni Lolo. Gandang lalaki yan. Tinatapik ko yung likod niya para makadighay siya. Tinutulungan ko siya. Ganyan ang gawin nyo guys para maginhawaan yung alaga nyo pagkatapos niyang kumain. Pag nakadighay naman yan, isang beses, dalawang beses, okay na. Pwede mo na ulit ipahiga siya. Pero 30 minutes pagkatapos niyang kumain, dapat nakaupo siya ng ganyan para maginhawaan yung kanyang tiyan. Ang ginagawa ko pagka tapos niyang kumain, yan, di uupo ako dyan sa harapan, sa tabi niya, mamasahiin ko yung kanyang mga kamay, yung kanyang mga daliri, mabuksan-buksan ko, tapos tataas ko yung kanyang mga braso, yan. Kung magmamasahi kayo ng matanda, kailangan yung katawan ninyo close as much as possible dun sa katawan ng alaga nyo para maiwasan nyo na rin yung injury sa katawan sa likod ninyo at ganun din dun sa pasyente ninyo. So, hugasan natin yung kanyang kinainan. Sa paghuhugas naman ng kinainan, hindi ko nilalapag yung yung kanyang mga plato. Yan yung kanyang mga pinaggamitan dyan sa mismong lababo. Ayaw ng asawa niya. Marumi daw yung pinakalababo. So, yan. Papatuluan ko lang ng tubig, sasabunin, at babanlawan. Pero ipapatungko dyan sa labas ng lababo. Ganyan lang. Dito sa Israel, kailangan mo ng mahabang pasensya. Kung wala ka nun, huwag ka na mag-apply ng caregiver. Mahirap mag-alaga ng matanda. Mahirap pa. Kailangan mo ng ng puso, pagmamahal. Hindi mo basta-basta makukuha yung ugali ng matanda kahit matagal ka na sa kanya. Lalo na yung mga may yung dementia, ganun. Yung mga makukulit na yun. Ganyan din naman yung alaga ko noon nung malakas pa siya. Pag nahawakan niya ako, ayun, talagang ang sakit ng kamay ko. Ang lakas niyang manghawak ng yung kamay mo, hindi niya bibitawan. Pagkatapos niyan, so nakaupo na si Lolo doon, magpapahinga si Lolo ng isang oras doon sa kanyang upuan. Yan na after 1 hour, nadalhin ko na siya ulit doon sa kanyang kwarto. Ire-ready ko na yung mga pampaligo niya at maliligo na siya. And so napanood ninyo yung aking daily routine, yung ginagawa ko kay Lolo bago siya mag-almusal. Lilinisin ko muna yung kanyang bunganga, kanyang muka, yun. Tapos nire-ready ko na yung kanyang mga gamot bago siya kumain. Ayan, sa mga aspiring caregivers dyan, meron na kayong guide, meron na kayong idea. Kailangan nyo ng mahabang pasensya pag nandito kayo sa Israel. Kailangan nyo ng mahabang pasensya. Ang matanda kasi kailangan, mahalin mo yan, parang magulang mo, pag inaalagaan mo. So guys, salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kakalimutang mag-iwan ng comments. Like, subscribe, and tap the notification bell para lagi kayong updated every time na may upload ako dito sa ating YouTube channel. Bye-bye. God bless sa inyo lahat.